first-timers. Kamusta kayo? Teka, bago tayo bumalik sa totoong programming natin, siguro mas unahin ko na lang tumunang gawin kasi medyo marami na akong utang sa inyo kasi marami na kayong tanong na hindi ko nasasagot. Itong vlog na to, magbibigay ako ng tips kung paano mag-vlog ako at magbibigay ako ng tips kung paano i-edit yung mga vlogs ko. Hindi siya tutorial ha, tips siya kasi medyo mahirap gawin natin pag nag-tutorial kasi hindi naman lahat-lahat nag-i-edit at nag-vlog. Yung iba kasi gusto lang nilang manood. Wala naman silang idea kung paano yung pag-edit. So, para tapos makarelate yung lahat, tips na lang yung pwede kong ibigay sa inyo. Tapos, ayun, pwede nyo na i-apply sa pag-vlog nyo. Or, depende sa inyo. Kumbaga, ito, yung mga i-share ko is akin to. Ito yung pamamaraan ko. Kung iba naman yung pamamaraan mo or makakatulong to, nasa sa inyo yan. Okay? Sige, simulan natin. Yung camera ko, Canon EOS M3, mirrorless camera siya. Tapos naka-lens ako ng 15mm to 45mm. Ang ginagamit kong mic, Boya MM1, at yung isa naman ay Rode Mic Go. Tapos yung ginagamit ko na tripod is yung Joby Gorilla Pad. Kung ano yung ginagamit nila Will Dasovich, yan yung ginagamit kong tripod kasi mas gusto ko siyang gamitin kasi yung mga unang Gorilla Pad ko dati medyo natatanggal. Ang ginagamit ko naman na laptop pang edit ay ROG na laptop na Strix. Siyempre sa mga bagong gusto mag-vlog dyan, ano ba yung mga kailangan nyo? Siyempre kailangan nyo ng channel. Gagawa muna kayo ng YouTube channel nyo. At pagkatapos nun, kailangan mong alamin muna kung ano yung genre ng channel mo. Kung saan ba patungkol yung mga i-vlog mo. Tungkol ba sa pagkain, lifestyle, makeup, comedy, or travel, tutorials, unboxing, parang ganun. Maraming klaseng genre ngayon sa YouTube na pwede mong gawin. Pero ang importante kasi, depende yan kung ano yung gusto mo. Ano yung mga bagay na madalas mong gawin, yun ang posibleng pwede mong gawin sa channel mo. Kung saan ka mahilig, yun yung i-maximize mo para doon sa genre na gusto mong gawin sa channel mo. Para at least, di ba, masaya gawin kasi yun yung gusto mo. Pili ka ng anong klaseng camera ka, may DSLR ka, or pwede din namang phone. Depende kung anong meron ka. Kung nag-start ka, huwag ka muna maghangad ng magandang camera. Kung ano lang meron muna ikaw, yun muna ang i-maximize mo. Kung may pambili ka, bumili ka. Kasi ang mahalaga sa pag-vlog, hindi yung gears na ginagamit mo. Yung content na gusto mong gawin para mapanood ng mga viewers mo. Huwag ka mag-upload ng mga videos na sobrang haba. Kasi tulad ko, nagsimula ako sa normal na tao lang naman. Tapos gumawa ako ng video sa YouTube. Wala naman talagang nagkaka-interest sa mga videos ko. Hindi muna advisable na gumawa ka ng sobrang haba ng video na i-upload. Kasi alam nyo, lalo na tulad sa atin na hindi pa naman talaga masyado tayong kilala. Minsan kasi, yung mga viewers, pag nagbabrowse yan sa YouTube at nakita nilang sobrang haba yung mga videos na ina-upload at hindi naman tayo kilala, matuturn off agad yan. Kahit ako pag nakakita ko na sobrang haba talaga ng vlogs, hindi ko pinapanood unless pagkilala ko yan, kung si Will Dasovision o si Kong TV, parang ganyan. Kasi alam ko kung ano, kilala sila. Alam ko na kung ano yung mga kine-create nila ng mga videos. Kaya kahit sobrang haba, papanoorin ko yan. Gawa lang muna tayo ng mga interesting na mga videos na maikli para at least, diba, pag may dumaan ng mga bago sa channel natin, pag pinanood, okay. 3 minutes lang naman pala to hindi na. Sige, bigay natin yung 3 minutes ng buhay natin para sa video na to. So, kaya mas mahalaga na dun sa 3 minutes to 5 minutes na video nyo, yung content nyo, pagandahin nyo, di ba? Gawin yung interesting yung video nyo, yung vlog nyo, para pag napanood ng mga bagong bumibisita sa channel nyo, magkakaroon sila ng interest, magsusubscribe sila sa'yo. Be more informative hanggat maaari. Ito yung klase ng pag-vlog ko. So ako, kahit na nagpapatawa ako or puro naman kalokohan kadalasan, tinatry ko na mas kahit paano, may pulot din yung mga videos ko. Meron ako nasasabing informative, words of encouragement, may natututunan kayo, parang ganun. Tinatry kong gawin yun na bawat uploads ko, meron ako nasasabing may katuturan. Meron kayo napupulot sa mga vlogs na ina-upload ko. Dapat natural kayo sa lahat ng mga ginagawa nyo, sa lahat ng sinasabi nyo, yung galaw nyo sa pag-vlog nyo, dapat natural, dapat hindi kayo ilang. Dapat, pag pinapanood tayo ng mga viewers natin, iparamdam natin sa kanila na dapat kausap mo sila. Nakaranas na ba kayo na may kausap kayo at naiilang sa inyo?
na hindi sila makatingin sa iyo, parang ganun. Yun ang point ko. Dapat pag nanonood sila sa iyo, para magka-hap talaga tayo. Parang ganyan, 'di ba? Walang hiyaan. Parang ganun, hindi ka nahihiya. Maging natural lang tayo palagi. Ano bang sikreto ko? Ang sikreto ko, bago ako nagsisimula mag-vlog, nakikinig muna ako ng mga rock music. Basta upbeat na music para ma-hype ako. Yung adrenaline ko umandar. Kasi kadalasan, nagmumukmok lang ako. Hindi ako masyadong madaldal pag walang camera. Pag may camera, madaldal ako. Always take shots for safety. Anong ibig sabihin nun? Pag nag-shoot ka or nag-vlog ka palagi, at may sinabi ka kumari, hello, kamusta kayo, ganyan-ganyan. At sa tingin nyo, hindi kayo okay dun sa sinabi nyo, pwede nyo ulitin ulit for safety. Laging may take 2 or take 3. Kasi ganun ang term namin dito sa ABS. May isang take yan, good take, tapos may dalawang for safety. Ibig sabihin ng for safety, may dalawang unulit ka pa na spills mo or sinabi mo para if ever man na may mali dun sa sinabi mo sa una, meron ka pang backup na dalawa. Meron ka laging safety shots.